Hello mga fans dyan ng basketball at saka mga fans ni Kyle Soto. We have a good news for you. And this is according to NBA Scouting Live. NBA Scouting Live, isa sa mga reliable at sikat na site pertaining to NBA Scouting at saka NBA Mock Draft. So ito yung NBA Scouting Live. So according to this site, Kyle Soto is already at 70th rank. So out of the 100 players na nirarank ng NBA Scouting Live, si Kyle Soto ay nandyan sa ika-78 na ranggo. So according to them, Kyle Soto ay may height na 7 foot 2 inches. So minsan sa ibang report naman, may nagsasabi na si Kyle Soto ay isang 7 foot 3 inches already. But according sa kanila, Kyle Soto has a height of 7 foot 2 inches, weighing 225 pounds. So from the Philippine country, so from the country of the Philippines, at saka yung last professional team na sinasalihan ni Kyle Soto is yung Adelaide Sixers ng National Basketball League of the Australia. So yung classification niya is a non-college draft prospect. Non-college draft prospect. So he celebrated, Kyle Soto celebrated his last birthday, 20th birthday last May 11, 2002. Yun nga, according to this draft site, NBA Scouting Live, pang-78 si Kyle Soto. So according to NBA Scouting Live, yung mga positive about Kyle Soto is he's a decent scorer off the dribble. So ito yung mga scores na nakukuha ni Kyle Soto, mostly on lob pass coming from the assist of the other players. Lob pass, cut in. So ito yung off the dribble points na nakukuha ni Kyle Soto. Decent low post scorer. So minsan binibigyan siya ng bola inside. So pag nakaposisyon siya inside, sigurado puntos yan. At saka minsan yung mga offensive rebound niya resulting to score also. So pag naka-offensive rebound siya, diretso yan, dunk yan or score inside. So ito yung nakukuha ni Kyle Soto, mostly considered as a low post scores. Sabi rin nila, according to this site also, Kyle Soto excels at scoring on-off ball motion. So on-off ball motion plays. Yun nga, yung walang bola sa kanya, pinapasahan siya. So either cut in, lob pass. So ito yung nakakuha din. Ito yung mga positive, one of the positive ni Kyle Soto. One of the positive attributes as a player. Solid rebounder. Of course, he's a 7 foot 2 inches guy. So he's a solid rebounder, solid shot blocker. So ito yung mga advantages being a 7 foot 2 inches na tangkad kagaya ni Kyle Soto. So solid rebounder, solid shot blocker. Solid athlete. No, as an athlete si Kyle Soto. Has good hands. So ito, may tira sa labas at saka kahit na yung layup niya or soft yung bitaw niya ng bola. So either inside or outside, soft yung bitaw ng bola ni Kyle Soto. That's why it is one of the positive attributes of Kyle Soto as a player. He has a good hands. Yung mga negative naman, tingnan natin yung negative na nakikita nila. At saka sabihin na natin improvement opportunities ni Kyle Soto as a basketball player or as a future NBA basketball player. Can be reluctant to take outside shots. So ito naman yung sinasabi. Madalas talaga. Siyempre, bata pa yung bata natin. Tsaka siguro hindi rin binigyan ng masyadong go signal ng isang coach. Pagsabihin siguro siya na tira ka lang,
akong bahala sa iyo. So kasi during practices, nakikita natin yung outside shots ni Kai Soto, nandiyan naman eh. So, ano lang to, yung being reluctant niya, ano lang to, confidence. Wala pa masyadong confidence. Siguro, he needs to have more games, no? At saka, yung confidence talaga ng coach sa kanya. Pag nasabihin sa kanya na, Kai Soto, tira ka lang pag bakante. Huwag maging hesitant. Tira ka lang, akong bahala sa'yo. So, ganyan siguro ang kailangan ni Kai Soto. Secondly, Kai Soto needs to improve his passing ability. So, hindi sila believe sa passing ability ni Kai Soto. Siguro din naman, kasi bata din kasi, as a young basketball player, you need to prove yourself. So, you are more bound to think on scoring, no? Kasi yun naman ang makikita kadalasan ng mga fans at saka kahit ng mga expert yung number one gauge naman talaga sa iyo mas maganda pag scorer ka. So, at saka yan din tinitingnan, sino yung mga MVP natin. Wala namang MVP na nanalo pag sinasabing hindi ka scorer. Wala namang MVP, naging MVP na naging good rebounder at saka good defensive player ka lang, scorer talaga yung tinitingnan. Kaya as a young player, normal lang to na iisipin mo na i-score muna ako bago papasa. But eventually as years go by, siguro madedevelop yan ni Kai Soto, yung good passing ability that he needs to improve also. Can be too passive on offense. So narinig ko rin to sa mga various report na medyo passive siya. So he needs be more aggressive inside and outside. So as years go by also, siguro makikita din natin to. Anyway, so turning 20 pa naman. So ang dami pa niyang room for improvement as a young player. Can be undisciplined defensively. So undisciplined. So isa rin sa mga i-improve niya. Lalo na tong pag-switching. Nakikita natin switching kasi matangkad siya. Minsan pag nag-screen tapos may switching yung kaharap niya mas mabilis, mas maliit at saka mabilis, so nahihirapan dyan. Either yung naka-switch sa kanya would take outside shot or would take a layup. Yun talaga yung lateral movement niya, improve talaga niya. Yun palagi yung problema natin sa mga tall players, yun, during switching at saka pag ang nakaharap po, yung naka-switch mo ay isang offensive player na maliit at saka mabilis. Kailangan yan sa NBA talaga. Needs to add strength. Yan, given yan. Medyo bata, medyo hindi pa develop yung muscles ng bata natin. So, mga isang taon pa. O wala lang taon eh. Ngayon, nag-uumpisa na eh. Malakas na yan, sigurado ko. May nakikita nga ako, may bumabangga sa kanya. Kahit nakatayo siya, yung buwabangga sa kanya, tumba. So, ganyan. Nandyan na yan. At saka developing pa yung strength niya. So, to summarize, Kai Soto is a tall, agile, big man. So, matangkad, mabilis. And he can rebound block shots. So, yun, nakikita din natin sa mga positives niya. And he will look to protect the paint to help his team defensively. So rim protector. Sa madaling sabi, Kai Soto is a rim protector. So he has also some post-up skills. Marami siyang post-up skills. Saka medyo advanced yan kasi tinitingnan niya si Hakeem Olajuwon, yung mga tira ni Hakeem, minamaster yan niya. At saka sa ngayon sa mga bagong centers, si Jokic, tinitingnan din niya yan. So isa sa mga idols ni Kai Soto yan. He also have some post-up skills due to possessing deft footwork and shooting touch in the paint. Yung talaga shooting touch niya, so soft yung touch niya pag bibitaw siya ng bola. So he also appears to have shown an improved jump shot recently. Yan nga, nakikita natin yan na maging lethal weapon ni
ni Kai Soto pag ma-develop niya. Pag ma-develop niya, lalo na sa medyo confident na siya. Yung confidence lang talaga at saka more experience siguro as a player. So currently, Soto projects to be a second round prospect for the 2022 draft. So far, he's playing well in his role in the NBL. So ginagawa tong pag-examine sa kanya during NBL plays, NBL games talaga, or sigurado ako, no, during NBL games. He was also excels as per minute big man for Adelaide off the bench. So sa nakikita din nila, nakikita din natin, lalong tumatagal sa NBL yung last season nila, kaya lalong tumataas yung game time ni Kai Soto. Binibigyan na siya ng oras at saka yung mga last 5 games niya, medyo mataas na yung average ng bata natin. So he will need to get stronger and be more disciplined defender in games, but his strong production could enable him to project to be a solid role player in the NBA. So medyo maganda yung scouting nila. So ito yung NBA scouting live. So Pinero project si Kai Soto as a second rounder or undrafted versus yung undrafted na. At saka para sa akin naman personally, yung worst case scenario ni Kai Soto is undrafted player ng NBA, meaning madadraft siya pero wala sa first round at saka second round. Madadraft siya as an undrafted player. Yun yung worst case scenario ni Kai Soto. Yung good scenario is makukuha siya sa second round as a second rounder NBA player. So second round, ito rin yung projection nila, particularly this NBA scouting live draft side. So second rounder, yung best case scenario is Kai Soto would be picked during the first round. So first round pick, sa ngayon isa sa mga nag-i-invite kay Kai Soto para sa workout yung Los Angeles Lakers na nasa number 8 pick. So baka siya yung tinitingnan nila, at saka kung nakita nila yung skills ng bata, yung strength ng bata, at saka yung potential ng bata, baka kukunin na nila during first round. Kasi sayang, bihira ka makakita ng 7'2 or 7 feet 2 inches na player. Yung development naman ng tao nang dyan lang yan, no? Kasi yung 6'4 gawin mong best point guard or best off guard, yung 6'10 gawin mong best big or best forward. Nang dyan lang yan, matutunan yan. Pero yung height, you cannot teach height. Ika nga, pag 7'2, 7'2 talaga yan. Hindi mo pwedeng gawing 7'5. Yung 6'8 lang talaga yan. Kung tutubo yan, ilan lang. Hindi abot ng 1 inch yan. So you cannot teach height. That's why si Kai Soto is a good pick. Kasi yun nga, nang dyan yung skill set niya. Yan dami, kompleto as a modern big man ng NBA. May outside shoot, may inside shooting, magaling pumasa, rim protector. Nasa kanya na. Yung kulang na lang is to develop him, develop Kai Soto as a good NBA player na lang. So ang lakas ng, ang taas ng potential ng bata. So yan lang mga parekoy. Hanggang dito lang tayo. So good luck para sa atin lahat, para kay Kai Soto.